team dito. Hindi ko alam sino sa inyo rito ngayon na nakikinig na nakapakinig na ng training kong ito. Pero it's good para ma-refresh kayo. Kasi sabi nga nila, once you attend a training or seminar, sabi nila at least mga 20% lang yung narinig mo doon sa training na yon ang nag-flashback o naaalala mo. So hindi naman lahat ng sinabi ko, probably you've attended before, maaalala mo. So mas maganda po ma-refresh yung iba at saka in behalf din po doon sa mga bago na mga tawag dito, mga associate natin, business associate natin. Okay, para mapakinggan din nila yung training na ito. Yan, dami pang shout out later on siguro pag may time tayo, ha? Yan, si Honey Christian Olasco, daming binabanggit. Yan, ano yan, magpare-pareho apelyido for sure, isang family yan. Okay, so let's start. The title of our topic for tonight sa leaders training is Navigating Your Way to the Top. Yan. So from the word navigating, yan, paano ka bumiyahe, paano maglakbay, as you could see sa picture, di ba? Naka sa picture natin yung halimbawa paakyat ka ng bundok. Yan. So normally ano ba yung mga ginagawa mo? So karamihan sa atin gustong makaakyat, makarating sa rurok ng tagumpay. Yan. Okay? So ano ba yung mga kailangan nating tandaan? Ano ba yung mga kailangan natin, okay, sa journey natin on our way to the top. Yan. So pag-usapan po natin yan, ha. So hindi ko alam kung naalala nyo yung the previous topic ko sa leaders training na going beyond your limits. Actually, karugtong neto ito yun. Yan. Parang series kasi ito. So sa pag-usapan naman natin yung navigating, hindi ko alam sino sa inyo yung mga bumabiyahe na. So in terms of katulad ng sa barko, sa sino bang nakasakay na sa inyo sa barko? Yan, sa barko, 'di ba? How do they navigate? Yan. So normally ang gamit ng mga 'yan, siyempre yung mga globe, 'di ba? Yung globo or mapa or radar, tama? So mapapansin niyo pag bumibiyahe ang mga barko, 'di ba? Siyempre sa dagat, wala namang highway sa dagat. So paano nila nalalaman kung saan ang tamang direksyon ng pupunta nila from point of departure sa papunta sa point ng destination. Saan yung tamang dan, makikita mo naman sa dagat, walang hindi tulad dito sa lupa na meron talagang sinusundan na pathway yung mga sasakyan, di ba? Pagdating sa dagat, ano yung susundin nila? Okay? So yung tinatawag na how do they navigate? Katulad din sa eroplano. 'Di ba? Wala ka namang makikitang kalsada, kalye sa himpapawid. Pero bakit ang eroplano nakakapunta sa tamang direksyon from point of departure to the point of destination? Yan. So, naalala ko pag sasakay ka ng eroplano, na napapansin niyo ba 'yon? Kahit nakaupo ka na, nakasakay ka na ng eroplano, hindi agad 'yan lumilipad. Okay? Hindi agad 'yan nagte-take off. So, Yung pilot, normally, yung ginagawa niyan, di ba, bago umalis yan, kumokontak yan doon sa point of the destination. Katulad ng from the plane to the tower. Yung tower ng point of destination. For example, bigyan ko ng sample. Halimbawa, from Manila, papunta ka ng, hello, Ma'am May, Cordon Lagaras ng Iloilo is also watching. Okay? Papunta ka ng Davao, halimbawa lang, di ba? So, mula airport ng Manila, yung pilot, tatawag na yan sa point of destination sa Davao, sa tower. Bakit? Kailangan kasi nilang malaman ano ang kalagayan doon, kondisyon, halimbawa, cloudy ba, rainy ba, malakas bang hangin. If ever naalala nyo doon sa mga nakapunta na ng, o nakasakay na aeroplano, o nakapunta ng airport, mapapansin nyo, doon sa airport, doon sa mga gilid-gilid niya, may, I forgot the names, kung sinong nakakaalam sa inyo, yung mga parang flag na inililipad ng hangin, nasabi na sa akin eh, okay, pero nakalimutan ko yung tawag, yun kung nasaan nyo, dun malalaman kung saan ang direksyon ng hangin. Napaka-importante yon sa piloto. Yan, bakit? Kasi ang plane, when they take off and when they land, hindi kailangan sila sumabay sa ihip ng hangin. They must go against the wind.
Nagigets nyo? Yung gusto kong iparating sa inyo. Halimbawa, ang eroplano, di ba? Nakikita nyo ako? Yan. Pagpalipad siya, okay? Yung hangin, kailangan against it. Against, hindi yung pasabay. Pasalungat dapat. Bakit? Kasi yung hangin, yun yung magdadala o magpapaangat sa kanya. If it will go doon sa eroplano, chances are baka mahirapan siyang lumipad. So it must go against the plane. So nakikita niyo na, kung gusto mong lumipad, mapapansin. Yan, sabi ni Ana, they must go against the wind. Sabi ni Ana, inulit niya lang yung sinabi ko. Peace tayo, Ana, ha? They must go against the wind. So ikaw, kung gusto mong lumipad, huwag kang magtataka along the wave, bakit ang hirap? Bakit ka nare-reject? Bakit ka pinagtatawanan? Bakit ka nilalait? Those are the winds. Na imbis na ma-discourage ka, mawalan ka ng gana, matuwa ka. Kasi yung mga yun dapat ang gamitin mo para ikaw ay makaangat, makalipad. Nagegets nyo? Kaso ngayon, pag may nagre-reject sa'yo, pag may nagdi-discourage, di ba? Pag pinagtatawanan ka, nilalait ka, nawawalan ka ng gana, na dapat yun yung gagamitin mo para makaangat ka. Same thing with the plane. Yan. So, na-gets nyo na yung gusto kong sabihin. So, Ma'am Luna Riovaros ng BCO Santa Rosa in Laguna is watching also. Yan. Okay. So, hopefully, nag-gets yung gusto kong sabihin. Sa navigation, kailangan malaman ng pilot ngayon ano ang direction ng hangin doon sa pupuntahan niya. So that, alam niya ngayon kung paano ipoposisyon yung eroplano. Saan ba siya maglalanding? From north-south or east-west? Yan. Okay, so naalala ko one time when I was scheduled to go to Butuan City in Agusan del Norte. Naalala ko, malayo pa lang, parang sobrang itim na ng ulap hanggang nag-announce na yung pilot na sabi ng pilot, in-announce niya na parang mukhang hindi makakapag-landing yung plane kasi zero visibility, sobrang dilim talaga ang kapal ng ulap. So nag-try pa siya actually 2 times na umikot yung plane baka sakaling luminaw, okay? But unfortunately, hindi talaga, sobrang parang bagyo yata yung dumating noon. And then nagbago siya ng direction. Okay? So ang direction niya is we landed in Davao Airport. Okay? So na ganun ka importante yung navigation. Yan. Kaya mapapansin mo, hindi tulad sa lupa kasi kahit walang navigation, susundin mo lang yung direction ng tawag dito ng kalsada, tapos may mga signage diyan, 'di ba? Anong street to, anong avenue to, 'di ba? Anong highway to? Wala namang ganoon na nakasulat, 'di ba? Pag ikaw ay nasa himpapawid o sa dagat. Miss Noemi Tihada is also watching with us, one of our speakers bureau. Okay? So mapapansin niyo naman, 'di ba? Dagat, walang mga karatula, ano ba yung direksyon, saan papunta yung Davao, saan papunta yung tawag dito sa Visayas, 'di ba? Wala. So, ganun ka-importante ang navigation in terms of ship and the plane. Yan. Ngayon, sa atin naman, sa larangan natin, we want to become successful as a network marketer. Marami sa atin may mga pangarap, gusto magkaroon ng magandang bahay, malaking bahay, magarang sasakyan, income na malaki, di ba? So, may proper navigation. Yan. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung mga dapat gawin? Ano ba yung kailangan ko, Sir Bong, para mas maging successful ako, lalo na dito sa empowered consumerism, okay? So, first off, okay, the future you cannot picture, you cannot capture. Uulitin ko, the future you cannot picture, you cannot capture. Parang nangungungo tuloy ako, nabubulol, no? Uulitin ko, ha, para dahan-dahan lang. The future you cannot picture, you cannot capture. Anong ibig sabihin? Dapat pala, alam mo na yung patutunguhan mo. O parang ganito, to simplify it, lagi naman sigurong nasasabi sa inyo ng upline o ng grupo nyo. Nababanggit ito probably ng mga leaders nyo, business associate nyo, di ba? Anong gusto mong buhay 5 years from now? So dapat ngayon pa lang napipicture out muna. Ibig sabihin, ngayon pa lang, anong gusto mong buhay 5 years from now? Are you living in a condominium? Are you living in a mansion? Nakatira ka ba sa village, sa subdivision, 'di ba? Dapat alam mo na ngayon pa lang
nandyan na sa isipan mo, 'di ba? Napi-picture out mo na ano yung magiging buhay mo, 'di ba? Ilan ang sasakyan mo, anong klaseng sasakyan, anong brand ng sasakyan. Dapat ngayon pa lang napi-picture out mo na. Mahirap kasing pumunta sa isang lugar, parang ganito, pupunta ako ng Baguio, na hindi ka minsan hindi mo pa nakita ang image ng Baguio, 'di ba? Parang ganito, minsan gusto mong pumunta sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Bakit mo gustong puntahan? Kasi na-picture out mo na. Ibig sabihin, nakita mo 'yan probably sa picture, nakita mo probably sa video, may napanood ka. Sabi mo, ang ganda ng lugar na 'to, gusto kong puntahan 'yan. Ibig sabihin kasi nauna na, na-picture out mo na. Ganon din sa pangarap natin. Ngayon pa lang dapat na-picture out mo na ano yung mga bagay na gusto mo magkaroon 5 years from now, 3 years from now. Okay, para alam mo kung paano kumilos. Okay? Kasi parang ganito, gusto mong kumita na, halimbawa 5 years from now, gusto mong kumita 1 million per month, di ba? Paano ka magdi-derive doon? Kasi tawag dito, hindi mo alam kung paano i-navigate yung paano kumita ng 1 million isang buwan. Tama? Paano ka ang plane, paano makakalanding sa Davao without a proper navigation? Saan dadaan to kung walang navigation? Paano niya malalaman? Di ba? Through radar, through map, through globe. Yan. So ano ba yung mga kailangan natin when we navigate? Katulad ko, before I used to climb mountain or trekking, yan. Oh, noon yun, hindi na ngayon. Medyo, okay, alams na, okay? So, meron pa rin pa unti-unti pero hindi tulad before na tawag dito, lagi may mga pagniyaya ako ng mga kaibigan, let's climb gantong bundok. Yeah. Ano yung mga preparation at ano yung mga bagay na kailangang meron ka. Yan. So yan, pag isa-isahin natin ngayon ha. Sabi ni Flor Delisa, sa big yes talaga. Okay. So pag-usapan natin yan. 3 major tools that will help you do proper navigation. Ano yung mga bagay na kailangan mo when you navigate? Pagpupunta ka, akyat ka ng bundok. 'Di ba normally may mga dalang compass yan? O kung ikaw pa ay siguro probably modelo na or ngayon baka bago, 'di ba? Sa ano pa lang, sa smartwatch probably if you're using smartwatch, 'di ba? Mas yun yung ginagamit sa proper navigation pag akyat ng bundok, 'di ba? Kung ano bang direction yung tinatahak niyo, nasa north ba kayo, south, east, west. Okay? So ano yung mga bagay-bagay na kailangan natin? First, okay? Know who you are. Yan yung purpose mo. Kilalanin mo yung sarili mo muna. Ibig sabihin, am I worth it? Worthy ba akong maging milyonaryo? Yan. Alamin mo muna. Kasi probably, baka mamaya, kaya hindi mo ma-achieve yung isang bagay kasi hindi ka pa worthy para doon. Ah, nagigets nyo? Yung purpose, ano ba yung purpose mo? Parang ganito. Sabi nga, imitation is limitation. Anong ibig sabihin? For how many years kung itinuturo ito, pero right now I have to correct myself, okay? Ililinya natin, aayusin natin ngayon, 'di ba? Parang ganito. When you see top earners, 'di ba? Nakita mo, uy, ang galing nitong top earner to, whoever it is, ayaw ko na magpangalan, 'di ba? Whoever it is, sino man yung iniidolo mo na top earner, kumikita ng malaki, nagkaroon ng sports car, if ever man meron siya, ano man yung meron siya. Di ba normally ikaw, uy, gusto ko rin magkaroon yan. Gagayahin ko yan, which is wrong. Uulitin ko, which is wrong. Pag may nakita kang top earner, nagkaroon ng ganun, be inspired. Ma-inspire ka sa kanila. Pero don't imitate them. Bakit? Kasi magkakaiba tayo ng purpose. Baka, parang ganito, minsan, bakit gustong-gusto mo magkaroon ng sports car? When in fact, nung ikaw ay naimbitahan, nung ikaw ay kinausap, wala pa namang sports car sa isipan mo o hindi ka nangangarap ng sports car. Bakit ngayon biglang gusto mo ng sports car? Kasi you're imitating someone. Gusto mong gayahin yung iba. Kaya minsan bakit hindi nahirap ka makuha? Kasi you're just imitating. Na hindi 'yun yung purpose para sa iyo. Ano ba yung purpose para sa iyo? Yung nakikita mong para sa'yo talaga. Yung buhay na gusto mo, yung parang yung wala ka pang narinig, yung ikaw mismo, nangangarap ka ng ganito nung previously, nung hindi mo pa namimit ang network marketing, hindi mo pa namimit yung business associate mo. Ano ba yung gusto mong magkaroon na bagay?
Tama? Yun yung purpose mo. Pero bakit minsan, pagpasok mo sa network marketing, biglang nabago. Biglang nabago. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Alam bakit? Minsan kasi nainggit ka. O, tama? Ay, meron siyang ganon. Gusto ko rin magkaroon ng ganon. That's not your purpose. Nainggit ka lang. Dapat, ang isang bagay, alam nyo, mas madaling makuha yan pag ikaw ay inspired, motivated, at yun talaga yung purpose mo. Kaya ganito, napaka-importante na alamin mo muna ano ba talaga yung purpose mo. Yan, when you entered empowered consumerism, when you join empowered consumerism, nang inimbitahan ka, ano ba talaga yung purpose mo? Diba? Gusto mong magbago ang buhay, gusto mong kumita ng ganito, tama? Be watchful of that. Kuminsan kasi nadideceive tayo. Pag sinabing nadideceive, minsan binabase na natin sa ibang tao. Na porkit nagkaroon ng sports car yung isa, gusto mo rin magkaroon ng sports car. Kaya minsan, when you have a hard time getting it, hindi mo naiisip, kasi hindi yun yung purpose mo eh, kaya nahirapan ka eh. You're imitating someone. Eh yun yung purpose para sa kanya. Yun yung purpose niya. Yun yung pangarap niya before he even started, she even started. Tama? Pero ikaw, you started na wala naman ganun ang purpose para sa'yo. Nalilihis ka, nahihirapan ka, kasi nainggit ka. Tandaan nyo to ha, magkaiba po yung na-inspire sa nainggit. Uulitin ko ha, magkaiba ang na-inspire ka sa nainggit. Na-inspire ka in a sense na, tawag dito, magiging katulad niya rin ako. Pero that doesn't mean kung anong meron siya, kailangang meron ako. Yan, okay? Wag ganun. Okay? Wag ganun. Dapat alamin mo yung purpose mo. Ano ba yung purpose para sa akin? Am I right? Okay? Oh, yan. Ulitin ko ha. Imitation is limitation. Minsan, bakit ka nahihirapan na gawin ang isang bagay? Kasi ganito. Yung ginagawa mo ngayon is based doon sa kinokopya mo. Uulitin ko ha. Yung ginagawa mo ngayon is based doon sa ibang tao. Kaya ka nahirapan kasi nililimitahan mo na ikaw mismo meron kang purpose, meron kang angking galing, meron nakalaan para sa'yo. Ito yung skills na para sa'yo. Kung iisipin mo talaga, magkakaiba tayo ng skills, magkakaiba tayo ng direction, magkakaiba tayo ng tawag dito ng pagtahak ng landas. Pero minsan hindi mo naiisip, bakit ako nahirapan? Eh gumagaya ka eh. Kinukuha mo yung para sa iba eh. You're just imitating it. Alam, dapat huwag mo imitate. Ma-inspire ka sa kanya na kung anong nagawa niya, anong nakayanan niya, kaya mo rin. Pero that doesn't mean kung anong meron siya, kailangan meron ka rin. Hindi, nagbabago tuloy yung purpose. Nagigets nyo? Yan. Napaka-importante yan. Okay, kasi marami akong na-encounter ng mga distributor na bakit? Sabi nila, bakit ano, ang tagal ko na sa empowered consumerism, bakit hindi ko pa na-achieve yung ano, yung gusto ko? Kasi nung nag-umpisa ka, hindi naman talaga yun yung gusto mo. Ginusto mo yan kasi nainggit ka sa iba. Di ba? Nakitaan mo sila ng ganun na bagay, nainggit ka, gusto mo na rin. Pero nakalimutan mo na yung purpose mo talaga. Okay? So mamaya bibigyan pa natin ng pansin yan ha, as we go along. Okay? The second one, ano ba yung kailangan mo? Yung pangalawa, know where you are going. Ano ba yung direction? Ano ba yung direction para sa'yo? Purpose without direction can lead you to frustration. Okay? Alam mo bakit maraming distributor? Alam nyo, siguro probably sa kagrupo mo, sa crossline mo, sa may mga kilala ka kaibigan na bakit they simply gave up on their dreams? Bakit yung iba hindi tumatagal nagkikwit? Bakit yung iba parang hindi na tumatagal, siguro isang buwan, dalawang buwan, yung iba hindi pa umabot ng isang taon, nawawala. You know why? Kasi hindi nila alam yung direction. Anong ibig sabihin, sir? Ano yung direction? Yan, Bina, si Lali, Roa, Sanchez. Ang haba ng mga pangalan. Yan, hello. Good morning, Sir Bong, sabi niya. Okay, parang ganito ha. Ano ba yung tamang direction? Yan, parang ganito. Bakit ka nahihirapan? Bakit ka nare-reject? Okay. Yung iba, akala nila, pag sa network marketing, na-reject ka, ay, halimbawa, na-reject ng 10, na-reject ng 15 kakilala, kaibigan. Bigla na lang magde-decision na, ayoko na, kasi
bakit yung mga kaibigan ko ni-reject, ni-reject nila ako? Ang linaw naman ng pagkaka-explain ko ng tawag dito ng opportunity ng negosyo natin. Bakit ni-reject ako? And then ikaw na you've decided also na sabi mo ayoko na. Na hindi mo alam that's the right way o yun yung tamang direksyon. Parang ganito. Kung nanonood yung mga kakwentuhan ko, kausap ko kanina na katulad ni ang ating isang Hall of Famer si Robert De La Viña, kakwentuhan ko kanina I visited their digital hub. Actually nakapagkwentuhan kami. Sabi ko this is the training later on, sabi ko. Okay? Minsan ganito ang mga distributor kasi parang ganito ha. Bakit nahihirapan si parang ganito, 'di ba? Parang feeling nila bakit parang hindi ako kumikita, parang hindi ako yumaman. Minsan kasi ang basihan mo ng pagyaman, pera. Uulitin ko ha. Minsan ang basihan mo ng pagyaman, pera. Yan sabi ni Brother Sandy Amata. Know your purpose. Exactly. Mamaya, i-ano pa natin yan ha. I-emphasize ko pa yan. Okay? Oh, parang ganito. Bakit yung iba, tawag dito, pag hindi kumikita, they easily give up. Kasi nga, ang yaman para sa kanila pera lang. Alam nyo ba ito ba gusto kong sabihin sa inyo to ha. Magpasalamat kayo na nung nakilala mo itong easy o empowered consumerism o nakilala mo ang isang mundo, ang industriya ng network marketing, hindi ka pa man kumikita, tandaan mo yun, mayaman ka na. Saan? Mayaman ka sa knowledge, sa wisdom. Okay? And don't you know, para ikaw ay kumita, you need wisdom. Okay? Eh yung iba ganito, ang nangyayari kasi gusto agad kumita. Paano kakikita na wala kang tamang wisdom para kumita? Yan! Ay sas! Gaya nga ng sabi ni Attorney Drew. Ay sas! Pastilan! Tama? Okay, uulitin ko ha. Mas madaling ma-achieve yung gusto mo, yung purpose mo, yung pangarap mo, pag may proper wisdom ka, tamang wisdom. Payamanin mo muna yung wisdom mo dahil yung inaasam mo mas mapapadaling makuha kasi may tama ka ng knowledge and wisdom para makuha yung bagay na yon. E minsan kasi minamadali natin makuha ang isang bagay without proper wisdom and knowledge na makuha yung bagay na yon. Kaya pag hindi nakuha, sasabihin hindi para sa akin. Hindi, mali lang kasi yung process mo. Hindi mo inalam yung purpose mo, nagkamali ka tuloy ng direksyon. Okay? Naiintindihan na. Oh, yan. Sabi ni Rona Agapen. Tama po, kailangan natin ng wisdom. Na hindi mo alam, kahit hindi ka pa kumikita, mayaman ka na because of the wisdom na naririnig mo sa empowered consumerism. Ilan kami? From the training team, we are 12 kami and our vice president, 'di ba? 2 sila, tapos nadagdag si Sir Jun Espinosa, tapos meron pa tayong board of directors. Imagine kung gaano karami magkakaiba ng experiences, 'di ba? Magkakaiba ng knowledge, ideas and wisdom na pinagsama-sama in one company na pag ikaw narinig mo kuminsan sasabog ka. May alam sila na hindi ko alam, may alam ako na hindi nila alam. Pag pinagsama mo yon, imagine kung gaano kalawak yung wisdom na nakukuha mo. Out from that ha, out from us muna. Wag mo pang isama yung from your business associate, di ba? Na nagigets nyo? Doon pa lang, mayaman ka na. Yung wisdom na yon, yun ngayon yung gagamitin mo to properly navigate. Para manavigate mo on your way to the top. Diba? Kaso, ang problema, hirap kang mag-navigate on your way to the top kasi bakit? Hindi mo inalam yung purpose mo. Tama? Mali yung direction mo. Okay? Hopefully, naiintindihan nyo ha. Yun yung mahirap kasi hindi ko alam kung naiintindihan nyo ba. May mga ilan-ilan na tawag dito, nagko-comment din na naiintindihan nila. Thanks for that ha. Kasi I need that. Gusto kong malaman kasi kung naiintindihan mo talaga yung sinasabi ko. Yan, ulitin ko ha. Purpose without direction can lead to frustration. Kaya maraming na-frustrate when they do our business kasi hindi nila alam yung purpose nila. Am I right? Uulitin ko ha. Kaya maraming na-frustrate while doing this business kasi hindi nila alam ang proper direction. Ano ba ang direction?
Oh, parang ganito. Halimbawa, papunta ka ng airport from probably from North Avenue, from Cubao, na hindi mo alam yung pagdaraanan mo, eh, matraffic. So ngayon, pag matraffic, alam mo na ngayon, ay, traffic ito, pero okay lang kasi this is the right direction towards my purpose, yung papunta ko ng airport. So, ibig sabihin, alam mo na, kahit matraffic, kahit pagpawisan ka, kahit dalawang oras ang traffic, kasi alam mo, yun yung tamang direction papunta doon sa patutunguhan mo. So, hindi ka maiinip, hindi ka mafrustrate. Am I right? Ganun sa pangarap natin. Ito yung direction ko, ngayon alam ko yung, ito yung purpose ko, alam ko ngayon yung direction. Saan ako dadaan, ano yung pagdadaanan ko. Na, when you do network marketing, normal na ma-reject ka. Normal na ma-reject ka. Eh yung iba, takot ma-reject. Tama? Na hindi mo alam, kahit hindi ka mag-network, ma-reject ka. Na nabanggit ko na yan last Tuesday when I did the NECO. Diba? Humingi ka ng pera sa magulang mo, pag hindi ka binigyan, na-reject ka. Tama? O, sumakay ka ng taxi, magpahatid ka sa gantong lugar, sabihin mo, Cubao, hindi ka isinakay, alam niyo naman dito sa atin, sa Pinas, di ba? Namimili pa ng mga pasahero kung saan pupunta. Aha? O, na, pag hindi ka isinakay, na-reject ka. Mag-apply ka ng trabaho, hindi ka na-hire, hindi ka qualified, na-reject ka. Sa pag-ibig, na-re-reject ka. O, minsan, ang gwapo-gwapo po na, di ba? Ang gwapo mo na, ha? Pero nung niligawan mo yung gusto mo, nireject ka. O, pangit naman. Ay, sorry sa term, ha? O, ano lang yon? Sample lang, ha? Peace po tayo, ha? O, nareject ka. Pero, nagreklamo ka ba? Hindi ka naman nagreklamo. Nung ikaw ay nag-apply ng trabaho, nareject ka, huminto ka na bang mag-apply? Huminto ka na bang humanap ng isang kumpanya na kung saan ka pwedeng magtrabaho? Hindi. Kahit pagod ka na, ang dami mo nang ginawang resume, pinagpasan ng resume, you never gave up. Hanggang finally makahanap ka ng isang, isang kumpanya na pagkatrabahuan mo na kahit maliit yung sweswelduhin mo for as long as nasabi mo, ano, magkaroon lang ako ng trabaho pang tustos sa aking pamilya, okay na ako. Imagine that. Bakit hindi ka nag-quit? Am I right? Eh dito, imagine this, yung isinishare mo, hindi lang ikakabago ng buhay mo, ikakabago ng buhay ng buong pamilya mo. And then here you are, ang dali-dali mong mag-quit, ang dali-dali mong umayaw. Ay sas, pastilan. Oh, sabi ni Joen, okay lang ma-reject. Oh, ngayon mo sinasabi siguro yan, pero when you started, baka hindi yan, hindi ganyan yung sinasabi mo, Owen. Okay? Pero normal lang yan. Pero ngayon, kaya nga may training tayo for you na para kayo'y paalalahanan na ang rejection normal. Okay? Ako nga hanggang ngayon, oh, I've been doing the business for, I started network marketing 1997. Okay? Doon nung mga first years ko, hindi naman full-time, part-time. But then, for sa ilang taon ko sa network marketing, ngayon nare-reject pa rin. Eh, yung mga resultadong tao nga nare-reject pa rin. Tama? So normal 'yan. Yun nga lang to give you a tip, okay? Sa mga laging nare-reject ganito. Kuminsan kaya ka nasasaktan, nadi-discourage, kasi nare-reject ka kasi hindi ka sanay ma-reject. 'Yan. So sanayin mo ngayon pa lang na ma-reject ka ng ma-reject. Darating yung time, immune ka na. Kahit isang barangay yung mag-reject sa iyo, ngingiti ka, tatawanan mo lang sila. Bakit? Immune ka na. Eh ngayon kasi, hindi ka immune. Ang hinahanap mo lagi kasi positive. Eh magkaiba ang resulta. Mas maraming negative kaysa positive na tao. Kung gusto mong mas maraming positive na ma-recruit, pumunta ka sa quarantine area. Ang daming positive doon. Ay sas! Naiintindihan nyo? Eh kaso ang hinahanap natin, yung mga positive na tao. Kokonti lang yan at mahirap hanapin yan. Katulad mo, di ba? Bago ka nag-join, pinahirapan mo yung nag-imbita sa'yo. Pinangakuan mo ng ilang araw, ilang buwan. Pinahirapan mo, tama? Oh, nakailang extra rice ka pa, tama?
ilang beses kayo nag-meet, ilang extra rice yung naubos mo bago ka sumali. Di ba pinahirapan mo yung sumali sa'yo? O kaya ngayon, huwag kayong magtataka bakit hirap na hirap kayong magpa-join. Bakit? Kasi pinahirapan nyo rin yung mga nag-imbita sa inyo. Anong tawag doon? Karma. Nakakarma ka. Okay? Pero that doesn't mean aayaw ka na. Okay? Ibig sabihin kasi pag umayaw ka sa mga rejection, inayawan mo yung pangarap mo. Okay? Naintindihan nyo ba yon? Okay, mamaya, dagdagan pa natin yan. Make the rejection an inspiration or motivation to do more, to continue what you started, sabi ni Jesse Gayutin. Oh, yan. Meron na akong kasangga, extra rice talaga, sabi ni Ricardo. Totoo yan, maraming ganyan, di ba? Marami kayong mga prospect na bago sumali, pinakain mo ng pinakain, di ba? Meron pa nga, hindi pa sumali. Kung pupwede lang, di ba? Kung pupwede lang, hugutin mo yung mga extra rice sa kanyang lalamunan, yung dalawang chicken na kinain niya. Tama? O, kasi hindi rin pala sasali. Tapos, di ba? Ang dami pang ino-order. Ay, giatay. Tama? Tama ba ako? Ay, naku naman. Okay? So, purpose without direction can lead to frustration. Okay? So, isa na. Pangalawa, yon. Pangatlo. Okay. Ngayon, ang question is, sir, paano ko ba malalaman ang tamang direction? Ito, dito na papasok yung tinatawag na mentoring. You need someone to mentor you. Yan. Mahirap maging successful sa isang larangan kahit hindi network marketing. Okay? Kung wala kang mentor. Athletes have mentors. Mga atleta. Alam niyo ba 'yon? Mga atleta may mga mentors. Meron mga nagtuturo sa kanila for them to excel doon sa larangan nila. Mapa-basketball man 'yan, soccer man 'yan, karate, boxing, meron kailangan mag-mentor sa kanila. Sometimes the mentor is the coach or co-players. Okay? Mahalin ang reject. Na nagigets niyo? 'Yan. So, for you, para maging successful ka sa mundo natin sa network marketing, look for someone to mentor you. Ang dami dyan. Okay? Oh, ang dami. Ang daming pwedeng maging mentor. Why? Kasi minsan, hindi mo malalaman na mali yung sistemang ginagawa mo without a mentor. Without someone na sisita sa'yo, uy, mali yung ginagawa mo. Uy, mali yung sistema mo. Uy, mali yung mga activities na ginagawa mo. So, kailangan look for someone na mapapansin yun. Kasi kung tayo lang, minsan, di ba, mali na yung ginagawa mo, pero akala mo tama. Not unless, meron makakita, uy, mali na yung ginagawa mo. O, may mga ibang tao na makakakita nun. Yan. So, you must have a mentor. Parang ganito. Sa akin, spiritually, I'm sorry, I'm not speaking of religion here, ha? Okay, though I'm a born again Christian. Spiritually, I have someone who mentors me pag pinag-usapan natin regarding sa belief, sa faith. Yan. So, ulitin ko, hindi natin pinag-usapan ang religion here. Oh, who is my mentor? My pastor. Yung pastor ko, if I want to know something, alam ko yung regarding sa spiritual na aspeto ng buhay ko, I will go to my pastor and ask for a guidance or advices. Tama? Pagdating naman sa business, dapat may mag-mentor sa'yo. At ang mentor ngayon, mamaya malalaman nyo to, ha? Okay? Pagdating naman sa, di ba may tinatawag tayong life coach? Yan, katulad ni Coach John. O life coach, someone who will mentor you through your, alam mo, may mga problema ka, family problem, love life, o yan, lalapit ka sa mga, matawag dito, mga life coach, or probably pwede kang pumunta doon sa mga counselors. Yan. Marriage counselors. Diba? Yun yung mga magme-mentor sa'yo. Ako nga, may nakausap ako. Sabi nila, sa isang relationship daw, halimbawa, lalo na ikaw, married ka, dapat every 5 years or kahit hindi pa umabot ng 5 years, kayong mag-asawa, karelasyon mo, kailangan lalapit kayo sa isang marriage counselor. Yan. No? Hindi ko lang masyado elaborate yan, ha? Kasi kailangan to. Kasi minsan, nawawala yung commitment level natin.
'di ba? Yung nung nag-start kayo, grabe commitment mo, 'di ba? Susungkitin ko lahat ng between sa langit, 'di ba? At ibibigay ko sa iyo, makamit ko lang ang matamis mong oo. After 5 years, yung between na 'yon nandito na, 'di ba? May suntok na dito, suntok ibang between na 'yon. Bakit? Kasi yung commitment nawawala. So sabi, kaya nga may tinatawag na renewal of vows. Kaya bakit may kinakasal? May mga kinakasal after 10 years of their marriage, yung iba 20 years, 25 years, depende sa gusto mo. Okay? Yun yung sabi, dapat merong magme-mentor sa iyo in terms sa marriage life nyo. Merong magko-coach sa inyo. Yan. So sa business natin, look for someone na magme-mentor sa iyo para malaman mo tama pa ba yung ginagawa mo, nasa tamang direction ka pa ba. Yan. Okay? So dito, ito marami sigurong magugulat nito. Okay? Yan. Ano ba yung mentoring? Mentoring is the act of learning from a coach or a teacher in your field. Ibig sabihin, hindi naman pwedeng nasa network marketing ka, 'di ba? Ang magtuturo sa iyo wala sa network marketing o hindi alam ang pasikot-sikot ng network marketing. It must be someone na alam yung field na ginagawa mo. Pag nagnegosyo ka ng traditional business, halimbawa restaurant, 'di ba? Kinakailangan ang magtuturo sa iyo yung someone na nakapagpatayo na ng restaurant, may business na restaurant, kasi alam na yung tama at mali, alam na lahat yan. So it's really hard for you to maging successful sa restaurant nang nagtuturo sa'yo, basketball player, walang alam sa restaurant, di ba? Am I right? Yun. So dapat daw, ang magme-mentor sa'yo is someone who knows the field. So alam nyo na, ang field na ginagalawan mo, network marketing, look for someone na magme-mentor sa'yo, network marketing. Eh ang problema kasi sa atin, ang pinapakinggan natin, yung kumari natin na, chismosa. Yan, ay sa, sige atay, tama? Uy, mare, wag mo na ipagpatuloy ang networking, hindi ka yayaman dyan, kalokohan yan, lulukuhin ka lang dyan, pyramiding yan. And then, start kang makinig sa kanya na hindi mo iniisip yung nagsasabi nun, wala namang alam sa mundo ng network marketing. Yung basis niya, doon lang sa naririnig niya, hindi niya mismo na-experience na mag-network. Tapos doon ka makikinig. Tama? Pyramiding yan, lulukuhin ka dyan, hindi to, hindi ka yayaman dyan. Ay, ganun ba, mare? Ay, ganun ba, mare? Ang sarap sa bunutan din ng buhok mo sa ilong. Nakikinig ka sa isang tao na hindi alam yung mundo na ginagalawan mo. Tama ba ako? Oh, dapat ang pakikinggan mo is someone who knows the field. Yung ginagalawan mo, ang dami dyan. Maraming willing dyan na magturo.